morning mga kalaga. It's me again, Genesis Flux TV. Welcome back to the channel. Yan, morning mga kalaga. Dito ulit tayo ngayon sa ating pinakapaboritong inupuan. Kasama ulit yun yung ating partner dito na pabibi. Ayan mga kalaga, humingi siya ng pagkain sa akin. Kaya bigyan natin yan. Thank you ka. Alis na yan. Ayan mga kalaga, update tayo ngayon sa araw na ito. This is Saturday. Magtatanim yung ating taniman na po natin ng gulay yung ating mga inararo nung nakaraang araw. So mga kalaga, bago tayo pupunta doon sa ating main topic at ipakita ko yung ating ginawa mga nakaraan, ay hayaan nyo muna ako na batiin ko kayo ng magandang buhay at pag-ibig ng Diyos ay at ang pagpapala ng ating Panginoon ay palaging suma sa atin lahat. Ano man ang ating gagawin at ano man ginagawa po natin ay kasama natin ang ating Panginoon. At hayaan nyo din ako mga kalaga na inspire tayo ng salita ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mensahe dito sa Biblia sa John chapter 15 verse 5. Basahin ko mga kalaga sa Tagalog. Sabi niya, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako sa kanya ang siyang mamumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nanatili sa akin gaya ng sangay ay itatapon at matutuyo. Ang ganoong mga sanga ay titipunin, ihagis sa apoy at masusunog. Kung nanatili sa kayo sa akin at nanatili sa inyo ang aking mga salita, hingin niyo sa ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Amen. Ayan yung mensahe ng Panginoon, mga kalaga, na magbigay ng inspiration sa atin at magbigay ng pag-asa sa ating mabuhay na ang Panginoon ay binibigyan po tayo ng challenge. Ang challenge na yan ay manatili tayo sa Panginoon. Kung nais po natin maging productive ang ating buhay dito sa lupa, then sabi ng Panginoon ay manatili po tayo sa Kanya at ang salita niya ay pananatili po natin sa ating mga sarili. Ibig sabihin, magkaroon po tayo ng buhay na puno-puno ng pag-asa sa pamagitan ng mga salita ng Panginoon, yung mga promises ng ating Panginoon. Hayaan po natin na ang salitang ito ay magbigay ng inspiration sa ating mga alaga upang sa ganun ay patuloy po tayo na mamuhay na mayroong pag-asa at habang nabubuhay tayo dito sa mundong ibabaw ay kapag mayroon po tayong pananampalataya at panalig sa Panginoon dahil ang pangako ng Diyos kapag ang tao ay nanatili sa Kanya ay ang Panginoon ay manatili sa atin at anuman ang mga gagawin po natin ay tiyak sabi ng ating Panginoon ay magtagumpay tayo. Hindi ako ang nangako niya kundi ang ating Panginoon at ang salita ng Diyos. Kaya mga kalaga, nawa ang salitang ito ay magbigay ng pag-asa sa atin at magbigay ng inspirasyon sa ating mga buhay bilang ng Biblia. At kung ikaw man ay may doubt, then subukan po natin mga kalaga sapagkat ang Panginoon ay hindi yan na hindi nagmamaliw o hindi nagbabago ang Panginoon sa ating mga buhay. Handa siyang tumupad kung ano yung kanyang mga pangako sa ating mga sarili. Ayan po, yan ang mga kalaga, yun ang salita ng Panginoon sa umagang ito. I hope na magpatuloy po tayo na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya yan mga kalaga, maraming salamat at salamat din sa lahat na mga nanonood ng ating mga videos, previous videos, and then sa mga bagong subscribers po natin, mga viewers, at sa lahat ng mga solid supporters ng Genesis Flux TV, maraming salamat. Nawa ay hindi kayo magsawa na suportahan ang ating channel dahil alam ko at alam po ninyo na ang channel ito ay mayroong layunin sa hindi lang sa akin kundi alam po ng karamihan lalo yung sa mga nakakilala sa akin na mayroon po itong purpose kung bakit itinayo ang Genesis Flux TV. Subukan po ninyong panoorin ang aking mga videos dahil disclaimer lang po. Ang lahat ng ito ay akin lang ginagawa, base lamang doon sa aking mga ginagawa din, sa aking mga karanasan at kung ano yung mga ginagawa namin dito sa aming munting backyard at sa aming simbahan. Ayan, mga kalaga, maraming salamat. Tapusin nyo ang video na ito at upang sa ganun ay sa pamagitan ng inyong panonood ay malaking tulong yan sa aming channel. Maraming salamat at palain po kayo ng Panginoon. Tara mga kalaga, tanim na tayo. Ayan mga kalaga, may tanim na mo yung ano natin. Garden dito ng mga nanay. Ayan po, mga kalaga. Ayan mga kalaga, may ano na kagad.
Mayroon ng tanim. Oh. Di maganda sa probinsya, oh. Maalaga, oh. Mayroon ng talong. Yan. Hello. Yo no. Ayun oh. Uy, may nakataliko doon ah. Hindi ayaw mo pakita ni. Kardo dalisay doon oh. Kardo dalisay tapos ang shooting. Yan sa gitna ng tanim. Yan. Ha? Tapos ano sila? Alternate. Marami itanim ng mga kapatid dito mga alaga eh, kaya natin update natin. Sipag talaga ni Cardo Dalisay mga alaga oh, pagka gising ng umaga, tagabi, gira siya. Ngayon ngayon dito na naman. Ganda na oh. Oh, ito na mga kalaga. Ganda to pag may tanim na oh. Ayun, may dalawang linya ng tanim. Tapos meron na ring dalawang pangsahog. Oh, dito na may pangsahog na sila oh. Ayan mga alaga, ano na po, planting time. Itatanim na po sila. Ano yung tinatanim nyo? Nanay? Sitaw? Ayan po mga alaga, oh, tatanim po sila. Kaya asisipag talaga ng Ilocano. Mga Ilocana pala. Kaya mapalad yung mga nag-asawa ng Ilocana eh. Kalaga oh, tataniman na namin nila ng ano, sitaw. Sitaw lahat yan ay? Doon ay, oh nay, maganda doon si, yung ano, yung, ano to, sister Lynn? Kabatite po. Ata batite o, yung mani. Sa kanan oh, pagtapos ng tag-ulan, ha? Ang gusto po kasi lang ng mga mani po, Pastor, yung kuwan katulad ng mga ganito na binubukal maang lupa. Kasi pag hindi mo malupa, hindi po maganda. Diyan na naman ang dito sa salong yun.
Tabatiting ron. Ayan mga kalaga oh. Tanim mo sila. May ano sila, may kasama silang lakay. Lakay, ano tinakan mo lakay? Lakay. Lakay Onyor. Mayroon silang kasamang lakay Onyor. Ayan yung totoong lakay Jay. Inuna ng sombrero si Ninang. Si Lakay. Mas nahuli kasi na transfer itong mga alaga kaya no. Pero at least maganda na yung nila. Magandang linya. Dito naman mga alaga mga ano, sitaw. Bigyan ng palakpak yan!